Magandang morning, Mr. Chef. Maliit na bagay lamang ano, na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng taxi driver at ng 44 na taong gulang na suspect ang humantong sa isang krimen kahapon. Ayon sa investigasyon ng PCP, inara ng suspect ang taxi sa bahagi ng Mindanao Avenue, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City noong hapon. Nagmamadali umano ang suspect papuntang Cubao. Nang tanggihan siya ng taxi driver, kinalampag pa umano ng suspect ang isang bahagi ng taxi. Nagalit ang driver kaya lumabas para kumprontahin ang suspect. Bigla na lang siyang binaril. Ayon sa polis, tumagos ang bala mula sa ilalim ng dibdib ng biktima. Ligtas na siya sa kapahamakan at nagpapagaling na sa QC General Hospital. Aminado naman ang suspect sa ginawang krimen. Depensa niya, self-defense ang nangyari. Natakot ani niya siya nang suguri siya ng biktima palabas ng taxi. Warning shot lang umano ang kanyang intensyon at hindi barilin ang biktima kaya sumuko siya agad sa mga responding police. Lagi din ani ang daladala ang kanyang caliber 357 revolver kapag siya ay pupunta dito sa Maynila mula Nueva Ecija kapag may bibilhin o kikitain para sa kanyang negosyo sa probinsya. Narito ang aking panayam sa police chief ng Station 15 at ng suspect. Yung pong matagumpay no, na pag-aresto doon sa isang suspect sa pamamaril nga kanina dito sa may kahabaan ng Mindanao Avenue ay bahagi ito nung nakasanayan na namin dito sa Quezon City Police District, yung pong 3 minutes response. So napakabilis po ng pag-respond din ng ating mga polis doon po sa pag-aresto nga dito sa suspect sa pamamaril na pinara po ng ating suspect itong driver ng taxi at nagpapahatid nga sa bandang Cubao. Subalit yung pong ating biktima ay tumangging hatid yung nasabing suspect doon sa Cubao at napikon at hinampas yung taxi ng biktima. Dahil doon lumabas po yung ating yung biktima at in-approach yung suspect kung bakit hinampas yung kanyang taxi. Eh, magbabayad naman kako ko eh. Sabi ko, hindi, ayaw ko nga magdaas kayo doon, ayaw ko nga maghatid. Sana nga, papuputok ang kulasya, tinamaan naman pala. Bakit ko kayo may dalang baril? Protection ko yun. Kaya kami may lisensya. Siyempre may business nga, may kumisa, mayroon kami dalang ano. Kailangan namin magkaroon ng baril, pang-protection talaga namin sa sarili namin yun. Ganon po. Eh hindi nga po, susugurin nga ako eh, kaya ako pinuritsyo. Kasi hindi ko na ako kayang makipag-away, hindi ko na kayang tumakbo. Tito Jeff, nagpaalala naman ng pulisyano na may iwasan ang ganitong klaseng krimen kung hindi init ng ulo ang pahihiralin. Nahaharap sa kasong frustrated homicide ang suspect na nasa kustodiya na ngayon ng PCPD Station 15. Balik sa iyo sa studio. Maraming salamat, Nico Bagsik.